Bigay live shoutout po sa lahat ng mga subscribers ko, sa viewers ko, sa family ko, at sa mga kaibigan ko, at sa mga hindi po po nakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo, i-click nyo lang po yung notification bell, at i-click nyo din po yung all para lagi po kayong updated sa mga susunod kong video. Shoutout po sa lahat ng taga Medina Misamis Oriental at taga Mananang Bag-o Medina Misamis Oriental at sa family ko po, ingat po kayo lagi. Kumusta po kayong lahat mga Whitey Sisters, Kaapo, sana nasa mabuti po kayong kalagayan at ingat po tayo lagi. Ngayon po, samahan niyo po ako hanggang matapos ang videong ito at kakaiba po ang gagawin po natin. Ipapakita ko po sa inyo ang mga gamot na iisang active ingredients, iba-iba ang mga pangalan, iba-iba ang may gawa, or iba-ibang company pero iisa ang active ingredients para dun po sa mga kaagri po natin na hindi pa po nakakaalam. Para po maiwasan ang chemical resistance or yung tinatawag nating kadalasan na immunity. Yung laging sinasabi natin na huwag paulit-ulit ang gamot na gagamitin natin para hindi ma-immune ang mga insekto. Dahil hindi na niya indahin or pansinin ang mga gamot kung paulit-ulit nating ini-spray na iisa ang active ingredients. Dahil siya ay na-resistance na or na-immune na dahil ang ating ginagamit na gamot ay iisang active ingredients. Akala po natin iba-iba ang gamot na ginagamit natin pero hindi po natin alam na ito ay iisang active ingredients lamang. Magkapamilya lang po sila. So, kailangan mga kaagri, tayo ay mapanuri. Kailangan pag-aralan po natin or kailangan ugaliin po natin na tingnan ang mga active ingredients na mga gamot na ating ginagamit para sa ating mga pananim para maiwasan po natin ang resistance or chemical resistance. Sana po sa pamamagitan ng videong ito, sana po makatulong po sa inyo para mapalago or mapaganda ang inyong mga pananim. Pero bago tayo magpatuloy, magkunting review po muna tayo sa mga iba't ibang mga active ingredients na mga gamot na ating mga ginagamit. Dito po tayo sa active ingredients ng mga insecticide. Ipapakita ko po sa inyo, dito po pipili po tayo ng isang active ingredients na ipapakita ko po sa inyo. Ito po ang iba't ibang mga active ingredients ng mga gamot na kadalasan po nating ginagamit. Dito po tayo kay cypermethrin. Next is beta-cypermethrin. Saka si deltamethrin. Andito din si chlorpyrifos. Profenofos. At saka si cartophydrochloride. Saka si lambda cyhalothrin. Methomyl. At iba pa, yan po guys ang mga active ingredients na ginagamit natin sa ating mga pananim. Pero po ngayon, pipili po tayo ng active ingredients na ipapakita ko po. Ang pipiliin ko po ay ang cypermethrin. Ang cypermethrin CP ay isang gawa ng tao pyrethroid na ginamit bilang isang insecticide sa malakihang komersyal na aplikasyon sa agrikultura gayon din sa mga produktong consumer para sa mga hangarin. Sa tahanan, kumikilos ito bilang isang mabilis na kumikilos na neurotoxin sa mga insekto. Madali itong mapasama sa lupa at halaman ngunit maaaring maging epektibo sa loob ng maraming linggo kapag inilapat sa panloob ng mga inert na ibabaw. Ang pagkakalantad sa sikat ng araw, tubig at oksigen ay magpapabilis sa agnas nito.
Ang cypermethrin ay lubos na nakakalason sa mga isda, bubuyog at mga insekto sa tubig. Ayon sa National Pesticides Telecommunications Network, NPTN. Ayun po, may konting kaalaman na po tayo about cypermethrin na active ingredients. So ito pala ay napakahusay sa ating mga pananim na kaya niyang patayin ang lahat ng mga insekto. Ngayon mga kaagri, ipakilala ko po sa inyo ang mga gamot na iisa ang active ingredients pero iba-iba ang pangalan, iba-iba ang may gawa ng company pero iisa lamang ang active ingredients. Ito po yung mga gamot na iisa ang active ingredients pero iba-iba ang pangalan at iba-iba ang may gawa ng company. Ayan po, makikita nyo po sa baba yung may active ingredients po dyan. Makikita nyo po yung cypermethrin. Magkaiba lang po sila ng solvent pero iisa lang po yung kaya nilang patayin. Ito po ay mga contact. Ito po mga kaagri, pwede po natin gamitin sa ating mga pananim na palay, gulay, mangga, mais. Basahin nyo lang po yung instruction po sa may likod, sa may label po niya. At ugaliin po natin, tingnan ang mga yon. At saka tingnan nyo rin po yung mga active ingredients po dyan sa baba para ma-familiarize tayo. Tingnan nyo po mga kaagri yung label po sa likod. Makikita nyo po doon yung mga insekto na kaya nilang patayin. Katulad na lang ng brown plant hopper, green leaf hopper, plant hopper, leaf folder, stem borer, army worm, rice bug at iba pa. At dyan sa label po, makikita nyo din po yung mga crops kung saan siya pwedeng gamitin. Katulad na lang po ng nabanggit ko, palay, mais, gulay. Pwede din po siya sa mangga, saging, sibuyas, at iba pa. Ito naman po ay napakatipid. So, bali po sa palay, sa gulay, isang kutsara lang po hanggang tatlo. Pero sa mais po, pwede kang mag-apat or pwede kang mag-isang kutsara hanggang apat at kalahati. Ganun po siya katipid. Ito po ang mga gamot na pinakita ko po sa inyo na ang active ingredients ay isa, ang cypermethrin. Ito po ay napakahusay para sa ating mga pananim. Pero huwag po kayong gumamit ng paulit-ulit na ganitong active ingredients. At para po hindi ma-resistance po ang ating mga pananim. Para po maiwasan ang chemical resistance or immunity, huwag po kayong gumamit ng buong season na puro cypermethrin. Pwede rin po kayong magsalit ng ibang active ingredients para po maiwasan natin yung ganong problema. Pwede kayong dun po sa mga pinakita ko dun sa video ko, pwede po kayong mamili po dun na pwede nyo pong isalit. Shout out po kay Alfredo Junior Salinas, kay Ma'am Agnes Birana, at saka kay Ma'am Wilma Rolos, James Santiago, at kay Sir Edgardo Pisante, shout out sa inyo.